Ang paborito niyong si Senator Amy Marcos. Natutuwa daw si Senator Amy Marcos. Bakit? Oh, tuwan-tuwa naman ako na sinabi ni Pangulo yon. Sa wakas, nagalit na rin. Last year pa ako nagwawala tungkol dyan. Ayan, sa wakas, nagalit na daw si Marcos. Nagalit nga ba? Patungkol saan? Sa smuggling. Ang usapan dito is smuggling. Sa wakas, nagalit na rin si Marcos. Weh, di nga. Narinig nyo ba yung ano? Komentaryo niya? Nagalit? O sige, for discussion purposes, tanggapin ko yan, Senator Amy. Pero may ipapaliwanag ako sa inyo mamaya. Ha? Sana to pa rin na kasi ang balita ko, talaga naman nagpataw na ng kaso. Ang DA sa 13 yata na katao. Subalit, hindi pa natin narinig kung meron na talagang development. So, sana mag-report sila para maalaman natin. Kung tutuusin, labis-labis na ang trabaho ng media sa pagsisiwalat ng mga pangalan ng smuggler. Binigay pa yung address. Ayan, usapan dito. Alam na nila yung address, alam na nila kung sino, pero bakit hindi mahuli? Bakit hindi alam ng DA? Pati yung lugar ng mga bodega, kompleto na yung detalye. Yung DA na lamang at yung customs ang hindi nakakaalam. Tsaka si DOJ, SOJ pala. Kasi nagtataka ako bakit iimbestigahan pa raw. Ah, ito yung topic dito, yung smuggling. At di ba, galit na to si Amy, Senator Amy, dahil sabi niya, ano ba yan? Kilala nyo naman sino yung mga smuggler. So, finid na ng media, ito yung mga smuggler nasa listahan na. Hawak na nga ng Kongreso eh. Sino yung mga smuggler na dapat imbestigahan? Ito po yung pinupunto ni Senator Amy. Alam nyo na, saan yung bodega, saan yung address, saan sila, sino sila. Kaya ako nagtataka kay SOJ, nung sasabihin niya, iimbestigahan, marami pa raw kailangan imbestigahan. Meron na nga kayong listahan eh, ano bang mahirap intindihin doon? Kaya sinasabi na ng senator nyo, oh. Senator nyo yan ah, si Amy. Senator Amy, palagay ko hindi nila alam. I suggest buo kayo ng group chat. Buo kayong group chat tapos i-message mo doon. Eto yung mga smugglers. Eto kung saan sila makikita. Kasi alam nyo na eh, di ba? Tinuro na nga daw ng media. Hindi lang DA po ang hindi may alam. Pati po sila sa DOJ, paki-message. Parang hindi nila alam eh. Pambihira naman. Kaya talagang tutukan natin yan at huwag tayong papayag sa moro-morong investigasyon na kung sino. Yeah, correct. Alam mo rin pala. Alam niya ha. Naku, dahil kids kayo dyan. Moro-morong investigasyon. Kasi ako natatakot ako ha. Ito, honest po, hindi tayo nagbibiro. Senator Amy. Kasi baka mamaya, si Bantag tsaka si Tebes ang imbestigahan sa smuggling. Ay mahirap, nakakatakot. Kasi yung paikot-ikot nila, iimbestigahan, pag-aaralan, maraming involved, hindi naman basta-basta. Yung mga ganyang klase, pumapatak kay Tebes saka kay Bantag. Eh huwag naman, maawa na kayo. Kasi walang mangyayari sa bansa natin kung pati smuggling kay Bantag papasok. Wag na kasi wag na natin paikot-ikutin. May listahan, focus tayo sa listahan. Sino na laos na kartel ang linalabas, hindi yung makatotohanan. Ayun, ayun sabi niya, huh? Yung mga laos na kartel lang kasi ibig niya sabihin fall guy. Yung mga laos na kartel o yung mga kumbaga sa droga, mga runner. Hindi. Hindi namin kailangan ng runner o pusher ang hulihin ninyo. Hindi ko sinasabing huwag nyong hulihin. Pero ang tumbok, alam nyo na kung sino yung mga drug lords. Parang ganun. Alam nyo na yung mastermind. Alam nyo na yung ulo. Huwag yung mga laos. Eh, puro laos yung inuhuli ninyo eh. Yun yung punto ni Amy. Huwag kayong fumoko sa laos. Ha? So, ma'am, para may pakitang seryoso yung banta ng Pangulo, dapat yung concern... Eh, seryoso naman si Pangulo. Minsan... Pwede nga. Ang tanong, dapat maimbestigahan talaga yan, sabi nung ano, kasi para makitang seryoso ang Pangulo. Hindi, seryoso si Pangulo. O, yan ang sagot ni Senator Amy. Minsan lang yung magsalita ng ganon. At nagmala Duterte nga eh. Kaya... Oh, Marcos, nagmala Duterte. Hindi rin, ang layo. Ang layo po. Sorry, Senator Amy. Malayo talaga.
Hindi po nagmala Duterte kasi malambot po yung bintang niya. Ay, bintang. Malambot yung kanyang warning. Nakita nyo mag-warning si PRRD? Alam nyo naman paano mag-warning si, ano? Hindi siya nag-ala Duterte. Yung speech nung kapatid ninyo ay generic. Imbestigahan niyang smuggling. Kung si PRRD nagsalita niya, imbestigahan nyo yan. Kung wala kayong mahuli, lahat kayo tatanggalin ko. Ganon. Malayo po. Malayo, pasensya na po, ha? Malayo po. Hindi siya nag-ala Duterte. Tuwanto ako. Eh, sana yung mga nasa ilalim niya, talagang seryosohin din. Sana, ulit, yung mga nasa ilalim niya, seryosohin din. Kasi bakit? Seryoso daw nung kapatid niya, nag-ala Duterte na, so sana yung nasa ilalim niya ay seryosohin din. Senator Amy, eto lang po sa akin. Isa sa magkukos ng pagkabagsak kung sakaling babagsak ang administrasyon ni Marcos ay yung mga dahilan ay yung nasa ilalim niya. Yan ang major cost. Kasi pagpalpak yung nasa ilalim niya, magre-reflect sa kanya. Ano klase siyang leader? Kahit hindi niya directly kasalanan, anong silbi niya kung yung nilagay niya roon ay mga palpak, mga tiwali? Bakit wala siyang ginagawa? At tatandaan natin, Senator Amy, ito lang po ah, para sa mga bashers. Galing po sa kapatid ng ina-idol niyong si President Marcos. Galing po sa kapatid ng presidente niyo. Seryoso na yung si Marcos niyo. Pag hindi pa siya sineryoso sa ilalim at walang nahuli at ang mahuhuli sa smuggling puro Laos, dalawa lang yan. Hindi siya pinapakinggan ng mga tao niya sa ilalim or moro-moro ang gagawin niyo dyan. Maliwanag po yan. Again, hindi po yan galing sa kaaway nyo. Galing po yan sa kapatid ninyo. Kaya kung wala kayong mahuhuli dyan na mastermind, niloloko nyo taong bayan. At the worst nun, Senator Amy, hindi siya sinusunod ng nasa ilalim. Hindi takot yung nasa ilalim. In short, wala siyang leadership will. Hindi siya strong leader. Pwede man naman yung hindi ka susundin sa ilalim mo, tapos okay lang? Ganon? Wala siyang gagawin? Pag hindi ka sinunod sa ilalim mo, sibak agad. Kasi minsan-minsan na nga magalit eh. Yes, it was a great bracing speech, so optimistic and encouraging. But now, the heavy lifting begins, ano? Yan. Basa muna tayo, ha? Sabi ni Garsky, alter ego, kumbaga. Yan, correct. Ito, sabi si Robert Benedicto, kina-question po kayo. Senator Amy Marcos, ba't hindi ka makapasok sa loob ng Malacanang? At baka takot ka kay Lisa Araneta. At, ay, grabe. Naku, may adik pala. Grace Lumaktad, Madam Amy, palabas lang yun. Ay. Kaya yung mga nagagalit pong bashers sa amin, kung magagalit kayo dahil pinupuna namin ang administrasyon, dapat, kung talagang galit kayo sa amin, dapat magalit din kayo kay Senator Amy. Eh, ito, kapatid mismo, nagsasalita, bakit wala kayong ginagawa? Hindi, dun sa mga bayarang vloggers nila, ba't hindi nyo masita si Amy? Sabi ni Food Tech Buddies, what? Ngayon, serious na si Budol-Budol Marcos? Sayang pera namin, Amy. Mayaman na kapatid mo, no more to any Marcos. Please, huwag pa uto. I agree. Matuto na tayo mga Pilipino. Sa resibo tayo. Huwag yung salisalita. Yung pag sinabing bagong Pilipinas, bagong muka, naniwala naman kayo. Hindi rin. Bagong Bucor. No, balik sa dati yung Bucor. Nilinis na yung Bucor, tinanggal na nga yung ano eh, yung kubol eh, balik na naman daw. Neb sabi, good evening Sir Consoli. Ang lakas ng loob naman nila nagsabi na ala Duterte mga kapatid niya. Sir, tama kayo Sir, anlayo, correct. Oy, wag niyo po kakalimutan ha, mag-like yung hindi pa nakapa-like at saka yung mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo ha. Sabi dito, Esorrebar, ako hindi college graduate pero masasabi ko walang kwenta ang mga sinasabi sa SONA. Kasi ang sinasabi sa SONA, plano, dapat yung lagay ng bansa. As simple as that.